Hello, good morning, good afternoon pala. So today is ano na ngayon? May 18. So Wednesday. So meron tayong job dito. Galing ito ng masyadong malayo ito sa ating lokasyon. So pinaship lang siya bayad JNT. Ang tawag dito? JNT. Ayan, so nakalagay dito. So, dalawang video card to guys, nabuksan ko na siya. So, para hindi na magtagal yung ating ipag-video. So, nakalagay dito ang address is, ayan, Negros Oriental, Dumaguete City, Balugo, Purok, Santol. So, yun yung nakalagay. So, LBC. So, dalawang piraso siya. Lalagyan lang ito guys, kahon na to. Bali, ito yung dalawang piraso na pinadala, video card. So, Galax at saka isang palit na GeForce GTX 1050 Ti dual pan. So, parehas dual pans. Itong isa ay Galax. So, wala tayong idea kung ilang gig ito. Sweet for white, may natawag. Sweet. So yan, mayroon tayong pickup na Shopee sa baba. So deliver na piyasa para sa ating repair. So dumating na, kukuhanin ko lang siya guys. Wala kasing may pangalan to sa site. So wala tayong makapakisuyuan para kumuha ng ating parcel. So, kailangan ko muna siya kunin guys. Papost muna natin yung video, then continue na lang natin. So dami na pala nito kalabang oh. Ayan. So, lagi try check natin kung shorted siya. Okay. So, yung ating 12 volts, hindi naman siya shorted. So, present siya. Ayan, mapansin niyo. So, present, then, so, hindi naman siya shorted. So, yung ating external power supply. So, check natin. Kung shorted, so, hindi naman siya shorted. So, okay siya. Yan lang, parang sa likod niya is may para siya mga missing parts. Yan. So, marami siyang missing. Ito, walang piyasa. Coil yata to. Kasi AC yung nakasulat eh. Wala capacitor. So, yan. Inspection natin siya. So, use natin ang microscope. Masyado mataas. Para makita natin kung may pag-asa itong i-repair natin. So, yan. May mga corrosion. I think, medyo luma na to. Or ano, kasi halatang nilinis na rin kasi. So, nilinis din siya. Atin ko na yung missing, kung may missing parts. Corrosion dito to me. Okay, itong parts na to may kalawang. Nawawalang piyesa dito. So, wala pa naman akong ganitong modelo. I'm not sure kung may ganito tayo. So, dual OC. Parang hindi yata ganito yun. Ano ito? So, missing ba siya? O hindi.
So ito ang ano. Mawala kaya to. Parang may nawawala pyesa. So, hindi tayo sure. Tingnan natin sa basic na ano. Kung meron. Wala. Wala ang ano. Wala akong mapagkopyahan. So hanap muna tayo. Hanap lang tayo ng natatandaan ako may ginawa akong ganyan. So, ano kaya yun? Dual pan din yun eh. So, hindi ko lang tanda kung saan ko na ilagay. Pero, ito, dual pan siya. Lang. Para ma-identify natin yung nawawalang piyesa. Dual pan. Hapin ko lang siya guys. Saglit lang. Ouch! Tugpa ko. So wala dito. Wala tayong idea. Nakalimutan ko na. Hindi ko alam guys kung saan napalagay. So, pagbabasihan sana natin ng kung anong klase yung position ng ano niya. Piyesa. Problema. So wala. Kaya yan. So kaya ako makakakita na pagbabasihan natin. Ano kaya mga to? Meron ako niyang ginawa eh. A, B, J, A. So, hindi. Ito. So, check natin. Check ko lang to guys. Ayun. So, ito nga. So, C. Kita ko yung pagbabasihan natin. Kung ano yung pyesa yung nawawala. Yan. Rest na parehas. Yan. Kamukha sila. Tingnan natin kung ano yung nawawalang pyesa dito. Ah, wala. So, walang piyesa ang nawawala. So, ito, hindi piyesa. Okay. So, clean. So, wala naman pala. Okay. Continue. So, wala pala tayo nawawala. Corrosion lang na ito. Linisin lang natin siya. Ito ay sa in-gates. Kailangan natin siyang iayos. Kung papalitan, palitan natin. Ito isa wala. Ah, wala na. In-gates yung problema nito. So, hindi pa natin to siya guys na natetesting ha. Putol na ba? Hindi ko pa siya guys natetesting kasi kita natin mayroong problema. Gaya nyan. May corrosion. Hindi naman natin yan testingin. Pero mati kasi yan. Gaya nyan. Kita natin putol na.
Sana. Kung buo pa yung ano, kas kalawangan na rin to. Lasing na stock na to. Parang ang mangyayari dito is subukan ipagawa kung magagawa. Parang ganon. Kailangan ko siya guys linisin. Madumi siya eh. So, hindi ko muna yan ititest. Kita natin may problema kasi. So, may problema siya kaya hindi natin siya pwedeng itest. May mga corroded parts. So, madumi siya. Na-stuck. Dumi oh. Loob. Daming dumi. Tapos wala pa na ito. Ano lang siguro to. Inaano ng customer na makasakali. So, wala tayong idea. Kailangan ko muna siya linisin, guys. Para sure bull. So, bagamat nakita nating ano, marami kasi siya eh. Mag-test kasi natin siya. Baka hindi maganda maging cost. Silipin muna natin. Kasi mukhang natambak eh. Para shareable tayong in case mag-continue or not. Kasi may putok naman yung GPU. Sayang yung ating mga testing na iba. Okay. 4 gig. Madumi dito. Testerin muna natin bago tayo mag-proceed sa cleaning na yan. Okay, diet mo tayo. Meron tayong 2. Okay, dahil dito hindi naman tayo shorted kanina. Ay, baliktad. So, hindi tayo shorted. Okay. So, yung ating mga gates. Check natin kung open na, shorted or not. Okay, hindi. Hindi naman. Ibig sabihin yung ating mga coil. Wala tayo, shorted sa coil. Check natin yung VRAM. Ito yung VRAM eh. 160, okay. 5 volts natin. So, okay, present. 65 volts. Itong coil na to. Ano ba ito? Okay, present. 1 volt, I think. So, yun dito naman. So, ayan. Okay naman siya. Yung ating VRAM, shorted ba tayo? So, wala. Okay, present siya. So, problem lang natin is possible itong end gates. Ito. Tapos, madumi siya kasi. Ang daming ano. Kailangan ko siyang linisin, guys. So, linisin ko lang siya. Hindi ko na ipakita sa camera. So, basic na yan. Paglilinis. So, clean up ko lang. So, tapos na yung ating cleaning. So, hindi ko pa siya natutuyo. Isa pa. Linis ko lang siya. Tapos na ano. So, manual cleaning lang tayo kasi wala naman tayong pang ano, sunik. So, ayusin natin yung isa kanina. Kung ano lang yan. Ano dito. Kasi mas. Itong isa na to. Oops. Wala pa lang. Microscope. Ayan. So, ito kasi ay wala ng paa. Dalawa. Palitan na lang natin siya. Automatic ito. Wala na. So, kukuha tayo sa ano lang din. Donor board na sa donor board na lang tayo kukuha. Kahit yung mga ano, lumang ano, palit na
4 gig na mga or 2 gig. Ito lang naman kasi ano lang din naman to eh. Para lang naman itong pinalaki. Pinalaki lang yung pan. Ginawa lang dalawa yung pan para doon sa mga isa. Kagaya nito, yung donor natin na to. Yan, to. Yan. So, dito tayo kukuha. Sa ilalim lang naman yun. Yun, engage na kukunin natin. Kasi wala siyang engage. Putol na yung dalawang paa. So, yun yung ating, yun yung aking kukunin para ano. Yan, wala na kasi siyang paa. Kaya, palitan na natin siya. Kasin lang natin to. Kinalawang na eh. Yun yung in gates. So, ang function niyan, parang nag-ship siya. Galing siya ng 1 point, I think 3 volt, 3.3 volts. Tapos, mag-ship siya ng 1.8. Tapos, yung kabila mag-off. Yan ang alam ko sa engage nito eh. Para magkaroon siya, magkaroon display. Natin ng flux. Lagyan natin ng LED. Ayan na. Kuha tayo. Bali, mapansin nyo naman dyan. Putol yung paa nung ating ano. Ayan o. Diba? Yung paa na lang niya is tatatlo na lang. Lima yan. Putol na. So, yun yung palitan natin. Transistor. Engage transistor. So, kuha tayo dito. Nasa pinakadulo lang yan eh. Ayan, ito siya. Ayan siya. Lagyan natin ng konting LED para malambot kapag hinater natin. Ano siya agad? Para malambot siya. So, mabila. Ano na lang natin para hindi na yatir. So, ang dalawang ano na lang. Yan. Para hindi na masyado siyang mainitan. Baka mawala pa. Madali na yan. Yari na lang natin. Manamanuhin na lang. So,
Madali lang naman tayo kabit. Ang ano lang nito is tumalsik. Lagi kasi ako natatalsikan nito. Yan. Pag-iwalay natin siya. Yan, iwalay na. Oops. So, nalagyan lang natin ang flux. Tapos, ilagyan natin ang hinang. Yan, okay na. Gana na yung ating engage. So, inspection lang natin. Natin kung may mga missing dahil nag-cleaning tayo. So, inspection. Tingnan natin yung easy fuse. Isa kasi siya, nag-o-open siya eh. So, ito ay 7.7. Tingnan natin minsan. Pag yun ay nag kailangan mga ano lang yan. Mga 1 ounce pataas. 0.60. Siguro nare-read yung kanyang ano. Nare-read yung kanyang ibang ano. Piyasa. So, tingnan natin kung magkaka-display. Pag walang display, saka natin siya papalitan. Okay. Hindi pa natin siya natutuyo. Checking muna ng piyasa na missing. So, engage yung problema nito, I think.
Sana magagumana. Okay, clean. Okay. So, wala tayong nawawalang pyesa. Okay. Malinis. Walang ito. Okay, wala naman nawawala. Okay, ito may corrosion. Sabiram ito. Tanggalin natin yung kanting corrosion. Ito, mayroong kaunti. Kailangan natin yung sa linisin. Kahit kunting corrosion lang yan. So, ito rin, mayroon. Kahit konti, kailangan linisin. Para wala nang hindi masira agad. Para matagal-tagal man lang. Sa natin ito. Okay. Okay na ba? Malinis. Okay, malinis. Tuyuin na lang natin. So, yung donor natin, yung ismo lang yan, kalahati. Single pan kasi ito. Ito yung dual pan. So, doon lang ako kumuha ng ano, pyesa. Dito.
hot air. So 160 Celsius. 160. Tapos 120 yung air. Pull natin 120. Okay, enter. Tuyuin natin siya. Okay. Okay na. Mainit. Ano lang naman yan. Hindi masyado mainit. Tama-tama na yung heat natin. Sa memory. Tayo natin likod. Yung likod ng VRAM. Tapos GPU. Tuyuin natin, may pumasok yun na liquid. Okay, pakintabi natin siya gamit ang paintbrush. Ito yung paintbrush. Habang mainit pa. Kintab yan. Ayan, makintab na. Kinang na. Saka natin siya ngayon testing. Bagamat hindi natin siya tinesting kanina, dahil kita naman natin may problema yung end gates. So, hindi talaga magdi-display yun. So, sinet sa atin ito ng customer, siyempre sira. Kaya, ginawa natin. Matik din na natin siya tinesting. Sana'y gumana. So, engage lang. Okay. Hindi naman siya shorted kanina. Testing natin. Lagyan natin ang pan. Pag nag-display, so matik, iyan natin, lagyan na natin ng thermal paste. Tapos yun, pwede na natin siyang stress test. Kung gagana.
hindi natin alam. So, alamin natin. So, habang pinapalamig. Kasi mainit pa. Hinat-air kasi natin siya. So, cleaning-cleaning muna ako na kaunti. Position muna natin ang okay. Okay, medyo malamig na siya. So, lagay na natin yung kanyang 6 pin. So, wala pa tayong heatsink. Sana walang problema yung ating mga pins para natin yung monitor. Bago natin sa i-power on. Para mabilis lang. Okay. Power on na natin siya. Okay. Power on natin. Power on. Okay. Let's check. Magkakaroon ng display. So, nag-una yung ating numlock. So, wala pa rin siyang display. Minute pa ang chip. So, minute naman. Ayan. Ayan. May low na. Nag-reboot. So, may init yung chip natin. Pero, wala siyang display. Try natin sa kung wala. Try natin sa ibang dito sa kabila. Sa ibang port. Power on natin. Nag-on ang numlock. Pero hindi nag-on yung ating monitor. Oh, nag-reboot. Okay, nag-on again ang numlock. So, bakit kaya? So, problema pa rin. Try natin. May init naman siya. Yung chip. Test natin yung VRAM. Power on natin. Select on. Tapos magre-restart. Yun, nag-restart. So, naka-read pa rin. Tingnan natin kung mamamatay. So, namatay yung ating namatay. Galing na natin. Tingnan natin kung may error. Ibig sabihin, may problema talaga siya. Check natin yung chiko yung ano report. Okay, walang error. So wala siyang error. So magma-mapping muna ako. Mapping.
alamin natin kung bakit na ano yung error. So, makintab na. Wala lang display. Yeah. So, mapping muna. Ayan, let's continue our pair. So, ayan guys, nag-mapping tayo. So, already found. So, bagamat nakikita natin sa microscope, buo yung linya, buo. Kaya nga nasabi ko sa inyo, yung isa in gates na sinusunso natin kanina. So nagkaskas tayo guys. Kasi ganun kahirap yung mapping. Pag nagmamapping, medyo matagal. Tapos, para tayong... Dahil wala tayo schematic, parang pachamba. Parang kagaya siya nung ginagawa ni... Pangalan nito. Yung napapanood ko sa YouTube. Ayan. Tech Cemetery. Ayan. Parang mapping. Makapansin nyo, si Tech Cemetery, ini-skip niya rin yung mga video niya. Ano ba, nagmamapping siya. Ayan. Kasi wala lang schematic yung mga GPU. Ngayon guys, ayan, nakuha ko na... Nakita ko yung sinusunso natin siya kanina is missing connection. Pero yung linya niya, buo. So, nabukan ko na rin siya mang I try to replace another N-gates IC. So, same issue. Ayan. So, ayan yung in... Kung mapapansin nyo guys, ayan. So, nandito tayo sa N-gates pa rin. So, ito yung pinalitan natin na N-gates. Ayan, yung nawawala yung paan ito, itong dalawa. So, ayan. So, nagtitesta. Sinubukan ko siyang mag-mapping yung connections. Ayan. So, itong lines na to, dito, nagbutas na nga ako dito. Nagkaskas ako ng kaunti. Kasi nagtatry ako mapping. Tapos, minamap ko sa kabila ng board. Piniflip natin yung board. Ayan. So, nagkaskas na rin ako dito sa kabila ng board. So, kahit anong gawin ko kasi... Sana, kinaskas natin. Ayan. So, nagkaskas na rin ako dito. Sa kabila ng board na yan. Ayan siya. Kasi yan dito yan sa kabila. So, not connected pa rin. So, yun yung napansin ko. Ngayon, ang ginawa ko. So, napapansin ko kasi dito. Buo naman yung lines niya. Ayan, buo naman itong lines na to. Yan lines hanggang dito. So, buo siya dito. Gumagana. Ayan. Ngayon, itong lines na ito galing dito. Hanggang dito. Hindi siya connected dito sa in-gate size. Ano na to? Pin. Kasi 1.8 volts. Ngayon, itong 1.8 volts na to hindi dumadali papunta dito sa line na ito. Ayan. So, ngayon, ang ginawa ko, kasi ito at saka ito ay connected lang yan. Pag ganyan kasi yung IC, tapos itong IC ito sa ilalim. So, napapansin ko naman buo yung kanyang lines. I'm not sure kung buo or sa ilalim or kung paano. So, nagtry na kasi ako. Nagpalit na rin kasi ako nitong N-gate sa IC na to. So, wala pa rin. No display pa rin. Ngayon, no display pa rin. Tinesting ko kanina, no display. So, ang ginawa natin, kasi yung nga, nag-mapping ako, wala yung lines. Putol ito. Dito, wala dito ang connection. Ngayon, nag-connect ako ng punta dito. Ngayon, iti-testing natin kung mag-work siya kasi wala yung connection dito. Walang dumadaloy na 1.8 volts. Yun kasi yung mahalaga para makapunta tayo ng 1.8 volts papunta ng GPU chip. Ayan. N-gates kasi ito. Itong N-gates na to, pag nag-switch yan, switch lipat dito, nadaloy na yung 1.8 volts papunta dito, papunta ng GPU chip para magkaroon siya ng display. So, ayan, yun yung mapping na ginawa ko. First na, kasi hindi ako masyado lumayo dun sa ating ginagawa. Kasi, gagaya nga nung sabi ko sa inyo kanina, nung before, nag-start tayo dun sa repairing natin, na GPU na to. Yun nga, nakita natin. Ito lang naman yung may corrosion, yung N-gates. Ayan. Tapos, buo naman yung mga supply niya. Buo lahat. May supply, may voltages. Ito, bagamat madumi yung kanyang pins, wala naman siyang putol. Wala putol papunta ng GPU kasi direct eh, papunta ng GPU. So, wala naman siyang putol sa mga lines na yan. Ganon din sa kabila. Tinester ko isa-isa itong capacitor, connection. Connected naman siya. So, ito ngayon ang nawawala. Talaga itong isa na ito. Itong data lines na to galing dito. Yan.
Itong data lines kasi na ito, pag dating dito, may voltage tayo sa kabila. Tapos may voltage din tayo sa kabila ng IC. The problems, yung line pala na isa na ito, yun yung missing na nawawala. Ngayon, itetesting natin siya kung mag-works ba yung putol na connection. Yeah, punta tayo sa testing area. Testing natin kung mag-works. Kasi na pagdugsong ko na siya. At sa tester natin is gumana naman na yun sa tester. Connected na siya. Buhayin lang natin ang ating monitor. Kasi wala tayong heatsink. So, kabit natin ang ating 6-pin. Ayan. Tingnan natin siya kung magkaka-display. Gumamit tayo ng HDMI. Okay, mabilisan lang. Kasi wala tayong heatsink. So, power on natin siya. Tingnan natin siya sa keyboard. Ilaw sa keyboard. Meron ba? Ayun. So, okay siya. Okay, gumana. So, yun lang talaga yung naging problem niya, yung N-gates. So, patayin na natin siya. Wala kasi tayong heatsink. Ayan, gumana siya. So, success na yung ating nire-repair. So, simple lang yung issue. Bagamat simple, pero hindi natin siya agad makuha kanina. So, nag-cleaning pa tayo. Tapos, siyempre, oh, kasama na yung cleaning talaga. Kailangan talaga natin siyang i-cleaning. Ayan. So, yung, nang, ano, yung issue niya kasi is wala naman tayong ibang IC na pinalitan. Kundi ang pinalitan natin yung isang N-gates lang. Kasi yun nga, putol na yung mga paa. Nung mapalitan natin, so, ganun pa rin siya. Wala pa rin siyang display. So, yun pala, yun nga, putol pala yung connection. Itong isang lines na to. So, ang gagawin na lang natin, lalagyan natin to ng mask para hindi siya magkaroon ng short circuit sa mga umapadikit. Ayan, so ito yung pinalitan natin. So, small parts lang siya. Ayan. Kaya bang i-focus? So, hindi kaya i-focus ng ating camera. So, napakalit na is N-gate transistor. Ano kasi yun eh? 3 volts tapos 1.8 volts. May explanation dun si Tech Cemetery. So, nanonood tayo kasi ng channel niya sa kay Tech Cemetery. Yun. So, doon ko lang nakakuha yung mga idea na mga ganyan. Complete supply. Tapos, titingnan natin yung mga N-gates. Kasi yung N-gate sa 1 volts, nag-ship yata siya sa 3 volts. I think 3 volts ganyan. Depende kung saan siya papunta. Ngayon, papunta siya. Parang ino-on niya kasi yung kanyang GPU chip signal para magkaroon ng voltages. Ngayon, magkaroon siya ng display. Yun yung functionalities ng N-gates. So, marami tayong N-gates sa ating GPU chip. Ayan. So, N-gates natin yan. Meron pang isa dito eh. Ito. Itong sa kabila na to. So, ang paalam ko naman, itong isa na ito, ang function naman itong N-gates na to. Para naman siya sa display. Saka dito. Dito naman siya sa kabila sa mga... Ayan. Kung dun sa mga... Makapag-research kayo ng mga 1050 Ti na ibang modelo, halimbawa Galaxy 1050 Ti, makikita nyo yung N-gates na yan para yan dito sa display. Yung switching, pag naglipat ka ng port. Ayan. So, ganun siya. So, ngayon may display na siya. Nalagyan ko lang siya ng... tawag dito, ng mask, solder mask. Tapos at kung lagyan ng solder mask, so titesting na natin, stress test na natin siya. Okay? Ayan, so let's continue. So makapapansin nyo siya. Ayan, stress test ko na siya kanina pa para hindi na masyado humaba yung ating video repairing. Ayan. Pansin nyo. Working na siya. So, temperature niya. So, okay naman. 69, 70. Mapalong 70. So, GPU load niya is 100%. So, hindi ata kita sa, ano, so, silaw siguro. So, ano na siya? Nararanasan siya ng 23 minutes. So, magti-30 minutes na siya. So, okay na yan para stress test natin na ang GPU load ay 100%. So, ang re-repair natin ay yan. Yan. Medyo lumiwanag yata. Yan. Bali 4 gig siya, guys.
Ito is 1050 Ti na dual OC. Ang kanyang style. Kung papansin nyo, yan, naka-dual OC siya. Yan. So, dalawang pan. Yung iba kasi, 1050 Ti na single pan lang. Pero ito, dual pan. Tapos, medyo malakalaki ng konti yung heatsink. Tapos, meron siyang external power na 6 pin. So, hindi ko alam ang pagkakaiba. Pero, para sa tingin ko, parehas lang sila ng 1050 Ti na single pan at dual pan. Parang parehas lang sila. Ayun yung pag ano, parehas lang sila. Pinalaki lang na konti, tapos nilagyan lang na external. Ano. So, hindi ko sure kung, hindi ako sigurado kung parehas lang siya guys. Pero, yun yung tingin ko eh, parehas lang. Functionalities, voltages, kung saan yung test point, parehas lang siya. Ayan. Mapansin nyo yan. Yung nagawa natin. So, dito tayo. Ayan. So, ayan siya. So, DDR5 na. Micron yung memory. Ibig sabihin micron. So, 1.5 voltages yan. So, 1 to 8 bit lang naman siya. So, baba lang 1 to 8 bit. Iba lang yung naging ano niya. Parang support niya. Hindi ko lang ano yung kung mapansin natin kasi ito GP107. Meron kasi yung GP2007 ganyan. Mas mataas yun. Ito kasi version medyo ano pa. Lumalumang modelo siguro to. Pero yung mapansin nyo, speed naman niya, okay naman. So, naka-pull naman siya lahat. Naka-pull. Yung iba kasi, naka-dual BIOS. So, ito, single BIOS lang. So, yung boost niya hanggang 1481. So, ayan. Okay na ito, guys. Working na. Working fine. Yan. So, driver naman, detected. So, sensor natin. Okay, it's working fine. Okay. So, hanggang dito na lang yung ating repairing. So hindi ko pa na ano yung may-ari nito na chat. Meron pa kasi tayo isang nire-repair. So shoutout na lang natin si Sir Elmar Calibu. Si Sir Elmar Calibu from Dumaguete City. Ayan, shoutout sa'yo Sir. Sir Elmar Calibu from Dumaguete City. Ayan, shoutout po Sir. So magandang gabi po sa iyo. So ngayon ay 6:35 na po ng gabi. So, hinapit natin yung pagre-repair. So, ito lang yung binidyohan ko na repair. Marami tayong na-repair. Halos napansin ko nga guys yung mga nire-repair ko ngayong araw na ito, ngayong linggo. Puro ano siya? Data lines ang problem. Puro data lines. Alam parang sunod-sunod data lines, data lines. Yung ginawa ko nung karan, data lines yung problem. Ginawa ko kahapon, data lines yung problem. Same issue. Ito, ano rin ito eh, sa data lines din siya ng N-gates eh. Pag-on naman siya ng ano, puro PCB lines. Ayan. So, yan yung naging ano. So, gabi na. Mapansin nyo naman sa camera natin, no? Medyo, ano na. Gabi na kasi. 6:30 na. 6:35 pa sa atin. Ayan. So, hanggang dito na lang yung ating repairing. So, muli, shoutout. Salamat. Shoutout and salamat kay Sir Elmar. Pili din ito. Calibu. Si Sir Elmar Calibu. Shoutout sir and good evening po. Salamat po sa pagpapadala ng inyong repair. So, okay na po itong isa nyo. Yan, okay na yan. Sisenda lang natin siya. Hindi nalugi yung pagpapadala mo dito galing Dumaguete City. Ayan. So, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, and comment. Okay? Bye-bye. See you on the next video.